Kakabit po kami ngayon ng ano. Ito po yung tinatawag na G-molding. Ito po yung gagamitin namin para paglagyan na sa ano, holder ng ano po, ng spandrel. Yung ginagamit po namin spandrel ay 7.5 po ang ginagamit namin. So, ito po yun, ang G-molding na ito, eh, may design po ito na parang kahoy. Ang kahoy yung ano, design niya. Ito naman po ay plain, white lang po, plain white. Ang kita nyo naman, medyo madilim, pinja na. So ito, nakakabit na sila. Lalagyan namin ito ng spandrel mamaya. Pagkatapos nilang magkabit ng ano. Yan po, kasama namin. Po, kasama po namin Sir Paul, si Sir Rinchi, yan po sila. Ito naman po si Sir John. Ayan, Sir John. Nakakabit din siya ng ano dito, spandrel. Nilalagay niya dito ang spandrel para kapitan ng ano. Yan. Yan ang naglalagay siya ng G-molding. Sir, napaka ano po yung ano mo, yung lipit mo. Masyadong malapit. Oh, kadung malapit. Iyano mo ng konti. Layo mo ng konti kasi maano tayo diyan. Pang-ano sa taas. Ha? Pang-ano. Tanga ba? May ano, may tanga siya, may tanga. Kumakanga kasi. Yan. So yung puti, yung puting spandrel, G-molding. So, tingnan niyo po itong hugis. Ito po ang hugis niya. Ayan. Ganyan po siya. Kaya yan binawag na G-molding. Diba? Ano? Yan yung G-molding. So, ayan. Ito po. Ganito po mag-45. Nakita mo nga sir kung paano mag-45. Sa kagawa ng ano, sa kantuhan niya. Kailangan. Ayan. Ayan. Lagyan niyo ng ano dyan. Ayan. Ayan yung puputulin niya. Tungo dito. Ang pagkuha kasi ng 45 nito, sa amin lang kung paano nga sa amin kinukuha ng 45 nito. Ano po, ito po na binabasihan namin para sa pagkuha ng 45. Ayan. Ayan po yun. Ayan, kita nyo. Kuha na yung 45 niya. Kasi ganito rin kasi yung lapad nito dito. Saka dito. Parehas na sila. Yan. Pwede na ikabit ko. Yung isa lang ang kunan nyo ha ng ano, ng 45. Yung isa, ilagay nyo sa ilalim para hindi makita. Yun ang pagawa na. So ganito, nilagyan namin ng ano. Ang tawag po namin dyan, insulation foam. Insulation foam ang tawag namin dyan para hindi maka ano ang init ng bubong. So yan. Hindi pa natapos kasi kulang yung insulation foam namin. Yan. So, okay guys, update na lang ako mamaya pagkatapos ng ano. Pag maglalagay na kami ng spandrel. Okay, kikita nyo naman. Ano nangyayari sa 45 guys? Ano ito? Tignan nyo. Hindi masyadong mano. Yan, ganyan yung pagka 45. Tignan nyo naman siguro. Diba? Ayun. Tapit na yung kabila. Sa gitna. Meron na din sa gitna. Sir, matibay na ba kung hindi na maglalagay ng ano dyan sa walling? Hindi. Hindi siya matibay, sir? Kailangan may
talaga eh, pag-aanggap din natin to. Ah! Mag-ano siya? Nalaylay na ba ang itlog? Mag-ano siya, sir? Mag? Maglalaylay na parang itlog. Maglalaylay na parang itlog daw. Okay, yan. Ganyan po. Ganyan niyo po. Kakatingan niya yan para yung pinating niya ibibigay niya pa punta sa likuran. Yan, pinya. Pinya yan, papunta sa likuran. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano mag-bend sa likod. Papayon ang bubutasan para i-rivet naman sa ano, i-rivet para i-rivet sa wool para matibay talaga yung G-molding kakabit. Okay guys, babalik ako mamaya, update ko lang muna kayo. Yun, kakabit na sila ng white na G-molding para sa ceiling namin. Yan si Boss Rinchi. Boss Rinchi yan, si Boss Rinchi. Ano nga pala yung totoong pangalan mo, Boss Rinchi? Rinchi. Oh. Ah, Rinchi. Huwag kang mag-ano. Kasi... Ano? Huwag na lang, hindi naman siya pangit tingnan. Huwag na lang. Okay na yan. Kasi kapag, ano, matatagalan ka doon sa kanto. Ito yung pinating niya kanina na kanto. Kita niyo naman siguro. Ano ko lang mamaya yan. Pupukos ko yan sa camera mamaya. May gagawin pa kasi ako. Tatapusin ko pa yung wiring na ginagawa ko eh. Yan siya na kayo. Mga malalaki yung mga kasama ko. Katulad ko kasi baboy na kami nito eh. Kinakabit na niya. Kinakabit na niya yun. Yun. Bye-bye. Balik ako mamaya. So, ito na po guys. Nagay na po kami ng spandrel. At kabit na po yung spandrel. Yan po ay spandrel. Si Intong may dalang yugo sa gilid. San kaya siya magdadaro? Yan. Kinakabit na nila. Hanggang doon to. Hanggang doon. Ito may kisame. Kabit. Sige. Wala to gi kuan ang kuan ba? So ito po guys, patuloy po na po ang ating paglalagay ng spandrel. So, ginaganyan po yan para hindi na sumayad. Tapos na sila dito. Thank you.
Nagagay sila ng... So, anong... Anong kuan dyan? Anong problema dyan? Wala ba? Walang problema ba dyan? Bakit hindi naman lang nagtira? Gawin namin ngayon dapat kailangan matapos ngayon. Mas maganda kung ano dapat nakadikit siya sa wall talaga ano, napanyo na lang yung lang ano shadow straight yung wall. Napanyo na lang ng paraan para maganda naman pag maganda kasi kapag dikit talaga eh. Ito na po yung finished product na ano. Trinabaho namin ngayon. Ito po yung ano sa poste. Ito na po yung output ng ano. 35 degree angle niya. Ayan na po yung G-molding at saka yung spandrel. Oh, okay ba, sir? Ito, nagliligpit na po yung mga kasama ko. Yan na po guys. Mga
karpintero dyan. Yan na po ang finished product namin. Tapos na namin yung ano, ceiling gamit ang spandrel. No? Kung makikita nyo, meron tayong ceiling box sa gilid. Kung gusto nyo makita kung paano yan ginawa, iiwan na lang namin yung ano, description dyan sa baba ng video. Ang pagbuo ng spandrel. Ayan. So yan. Tapos na, nalagyan na namin ng ilaw. Yan, may igdadalawang ilaw. Tapos anim yan lahat sa isang side. Sa isang side naman, anim. Yan na yung finished product natin, guys. Oh. Tingnan nyo, ang ganda. No? Lalong-lalo na kung makikita nyo yan sa personal. So, salamat sa panonood. And God bless.